Ganda na nagtitiwala ang bawat isa sa atin sa ating nag-iisang Diyos sa buhay dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, even yung mga mabubuting bagay para sa bawat isa sa atin. Amen. So kung handa na po tayo, napakaganda po na nandito tayo para makapakinig uli ng salita ng Panginoon. At dahil alam ko, yung message na daladala ng araw na ito is message of encouragement sa bawat isa po sa atin. Amen. Showers of blessings sa Luke chapter 6, verse 38. Kaya kung handa na po, akin na po tinatawagan ang mensahero po ng Panginoon, si Pastor Estelito Aguilar. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hanap ko yung backdrop ko, wala. Laging nakakalimutan. But anyway, napakabuti po ng Panginoon. He knows better than us. Diyan, pakiumumalan. Purihin po ang Diyos sa hapon ito. Tunay nga, God is an holy God. It's a great God. Napakabuti po ng Panginoon. Sa kabila po ng mga pagsubok na dumarating po sa atin, ang Diyos ay hindi po pabaya. Sabi nga ng ating kapatid kanina, meron tayong blessed assurance sa Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Amen. Our message this afternoon, mga magulat pang kapatid, is a very complicated na message. Ano po? Kasi kaya po sinasabi na complicated kasi po it involves our finances and our pockets. So sana po habang dinideliver ko itong message na ito, wala po akong makikita ng baluktutang nakasimangot o nagmumukhang chicharong bulaklak ang iyong mukha. And I hope na ang tungkulin po namin, brothers and sisters in Christ, ituro ang katotohanan sa inyo. To teach the gospel, mga katotohanan, wala po kaming tinatago. Amen. Amen po ba? Sana po masaya po tayo paglabas po natin sa church mamaya. Mga magulang at mga kapatid, sino po dito yung matanda ng Kristiyano? Yung matagal na naging Kristiyano? Sino po? Wala ba? Yung matagal na, yung almost, let's say, 20 years na. 15 years. 10 years. Sa isa lang. 1 week. Amen. Brothers and sisters, huwag po ninyong kalimutan itong message po natin. Napakaganda. Amen. Alam ko po mga magulang at mga kapatid, sa oras na ito, alam ninyo ang situation ng buhay ninyo. Amen. Alam ko po, lahat tayo ay may goal sa ating buhay. Alam ko sa mga oras na ito, alam ninyo kung anong situation ng mga sambahayan ninyo na iniwan sa Pilipinas
And I believe also, alam ninyo kung ano ang present situation ninyo sa mga sandaling ito. Kung ano ang problema ninyo, kung ano ang karamdaman ninyo, kung ano ang kinatatayuan ninyo sa oras na ito sa harapan ng Panginoon. Amen. Mga magulang at mga kapatid, our message ay patungkol po sa ating lahat. Kung minsan bilang Kristiyano, marami po tayong mga katanungan. Amen. Unang-una, ang tagal ko ng Kristiyano, bakit hanggang ganito, ganun pa ang sitwasyon ko? Ang tagal ko na Kristiyano, kung bakit hanggang ngayon, ako'y nasa kawalan, nag-iirap. Puro utang dito, utang doon, utang kay kumare, utang kay kumpare, lahat mga magulang at mga kapatid. Sabihin ko po sa inyo sa apon na ito, it is not the will of God na ikaw ay mag-iirap. It is not the will of God na ikaw ay laging nasa kakulangan. It is not the will of God na tayo po ay nagkakasakit at may matinding karamdaman. It is not the will of God. Because God is a merciful God. God is a holy God. God is a good God, brothers and sisters. God is good. Amen. Kaya ang sabi po ng ating kapatid kanina sa Psalm 37 verse 25, ang sabi ni David, matanda na ako mula nung pagkabata, sa tanang buhay ko ay walang nababalita sa taong tapat sa Diyos na nagpapabaya. Amen. Wala siyang anak na ampas lupa. Wala. Sabi ni David, wala siyang nakitang anak ng Diyos na naging mahirap o naging ampas lupa. That is not the will of God, brothers and sisters. Naniniwala po ba kayo? Amen. At bakit ikaw ay laging nasa kakulangan? So may problema. Amen. Alam po ninyo, meron isang pastor, na-invite po siya sa isang maliit na church upang siya po ay magbigay ng mensahe sa kanilang worship service. So one Sunday, umaga, sabi niya sa anak niya, anak, alika, sumama ka. Ako ang tagapagsalita dun sa church, meron akong imbitasyon. So madalit salita, sumama po itong anak niya. So, nung sila po'y nakarating sa church, habang sila po'y papanik, may napansin po yung tatay, yung pastor, na isang box, nakasulat doon, arms box. O sa madalit salita, ito po'y parang, alam niyo, pag kayo'y namili sa mga mall o sa mga supermarket, meron po mga plastic na inulugan nilang pera, ano po. Ito po ay sa madalit salita, parang limos. Amen. So, dinukot po ng kanyang ama, ang $10 binigay niya, inulog doon at nakita nitong anak. Then, sila po yung makyat na, and the pastor gave a very good message. Gandang mensahe. Then, later on, after the worship service, itong pastor na ito na naging panauwin dito sa church, tinawag po siya ng head pastor ng church. Sabi niya, dala-dala po yung box. Sabi niya, pastor, tradisyon po ng church na ito na bawat ini-invite namin na tagapagsalita, lahat ng laman nitong box ay para sa kanya. Maganda po yun. And that is the law of God. Magbigay po tayo sa mga lingkod ng Panginoon. So, nung binuksan po ng head pastor,
kinuha yung pera, $10 lang. At ibinigay sa pastor at nakita nitong anak. So hanggang sila po ay umalis. While on the way home, ang sabi nitong bata, Daddy, alam mo kung malaki yung binigay mo kanina? Malaki ang tinanggap mo. Amen. 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 Kung malaki yung binigay mo kanina sa box, malaki, 100% malaki ang tinanggap mo. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Brothers and sisters in Christ, ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Ang Diyos ay laging tapat. Brothers and sisters, amen. But ito ang nakalulungkot, kung gusto mong malaman ang mga utangero, ay makikita mo sa mga Kristiyano. Amen po ba? Kadalasan, maraming mga Kristiyano, mismong church, inuutangan nila. Lalo na ang Panginoon. Noon, natandaan ko, Pastor, di mo na ako magbibigay ngayon. Kasusunod na lang. Anong problema, sister? Anong problema? Imagine, Diyos, inuutangan mo. Amen. Nakakalungkot. And sometimes, nakakalimutan natin. Amen. Amen po ba? Alam po ninyo, kaya kanina sinabi ko, this message is very complicated. Baka mamaya sasabihin ninyo, ba't makapag-attend pa ako ngayon? I hope not. Huwag ninyong sasabihin yan. But brothers and sisters, kaya sinabi ko, ang Great Commission, Jesus Christ, I am that I am church, ay tapatan po. Tinuturo namin ang totoong salita ng Diyos. Amen. Ayaw namin kayong maghirap. Ang prosperity nang gagaling sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, walang Kristiyano na nag-iirap at hindi sila pinababayaan ng Panginoon. At kung nag-iirap ka, brothers and sisters, saliksikin mo ang iyong puso sa apong ito. Alamin mo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Ang Diyos siyang magpapalaya sa iyo sa apon na ito, brothers and sisters. Kaya kanina sa aking message, sinabi ko, it involves our pocket and our wallet. Amen po ba? Ano ang sabi ng Biblia? In verse 6:38, magbigay kayo. Oh. Ikaw ba kapatid, nagbibigay ka? Nagbibigay ka ba? Sumagot ka. Tapatan po tayo. Ha? Hindi ba ninyo naalala yung isang bao? Siya na lang natitirang kusing, brothers and sisters. Binigay pa sa Panginoon. Ano nangyari? Pinagpala siya ng Diyos. At ikaw, bakit hindi ka pinagpapala? Lagi kang nagkakasakit. Lagi kang nasa siyoba pag nagkita tayo nung binibili mo. Bumibili po ako ng Panadol, Pastor. Eh, bakit di mo lang ako tinawagan para maipag-pray kita? Amen. Ang sabi ng Panginoon, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Amen. At kayo'y bibigyan, sabi ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo sa pangako ng Diyos? Kapag hindi ka naniniwala, ikaw ay anti-Kristo. Ang Diyos ay wala, hindi pabaya. There are so almost 35,000 promises ang mababasa po natin sa Bible. And none of these thousands of promises na hindi po nangyayari. Nangyayari every day in our life. Nangyayari po itong mga promises ng Panginoon. Takal na mabuti, pikpik, liglig,
at tumaapaw. Amen. Walang pandaraya, brothers and sisters. Ang Diyos ay hindi nang daraya, brothers and sisters. Nagpapala ang Panginoon. Takal na mabuti, pikpik, liglig at tumaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Amen. Sapagkat sa panukat ng iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Kaya tama yung bata kanina. Daddy, kung malaki ang binigay mo, malaki sana ang tinanggap mo ngayon. Amen po ba? Totoo po yan. Kami po, brothers and sisters, matagal na kaming convert ni Pastor Agnes. Since 1960s, since 7 years old, palang ako, brothers and sisters, attend na akong attend sa mga evangelical o sa mga tinatawag na mga tent revival. Marami na po akong nakikitang mga iba't ibang mga turo. How God will bless you, brothers and sisters. But wala pong nagturo sa amin na church kung paan, bakit tayo naghihirap. Hindi nila tinuturo. Gusto ng mga ibang pastor, sila lang ang pinagpapala. Yan ang kanilang layunin, brothers and sisters. Gusto nila sila lang. Sila lang yung mayaman. Hindi po pwede yan. Dapat tayong lahat, brothers and sisters, ay pagpapalain ng Panginoon. Dapat tayong lahat, brothers and sisters, ay magbigay para sa Diyos. Dapat tayong lahat magkaroon tayo ng unity upang patuloy na ipasulong ang layunin ng ating Diyos na buhay. Amen. Anong sabi ng Panginoon? A good measure, gustong takal. Amen. Hindi katulad ng mga tindera sa palengke. Yung nagtitinda ng mga balato o yung mga monggo, nagtitinda ng kung ano-ano, yung kanilang lito na lata, pinupukpok sa likuran yan, sa ibabayan, para tataas. Ano po? Kaya kapag pumasya ng monggo, atagad niya, lalagyan niya para hindi mo makita. Maraming mandalaya. Ayaw po ng Panginoon yan. Ayaw ng Diyos. Ina-adjust mo yung weight mo. Ayaw ng Diyos yan. Amen. Kaya napakabuti po ng Diyos, brothers and sisters. Amen. Alam ko sa apong ito, nagkakaroon ng allergic sa